Sa sobrang ganda ng kanyang boses na ating napapakinggan sa radyo, masasabi mo talaga ang boses pa lang ay ulam na. Ngayong araw na ito, samahan niyo po akong kilalanin ang tao sa likod ng boses na ito. Para sa Brigada News FM ng Brigada Mass Media Corporation, the biggest marketing media company in the country. Kami po. Siya po ay ating napapakinggan sa Brigada News FM Bicol simula Lunes hanggang Sabado sa iba't ibang panig ng buong Rio. Huwag na po nating patagalin pa. Let's all welcome Mr. Jumel De La Rosa. Hello, good afternoon, Kenneth. Yes, good afternoon. And good afternoon din sa lahat ng mga viewers. So, parang ano to ah, this is the first time na ako yung ini-interview dahil madalas kami yung nag-i-interview. So, maraming salamat sa opportunity na to. Thank you for having me. And sa inyo pong lahat na nanonood ngayon. Yes, salamat din po Sir Jumel sa pagpapaunlak ng isang panayam na ito. Adalit sa tanong na po tayo, sir, sino nga ba si Jumel De La Rosa? Nakakaloka naman yung daratsyahan. Parang tinalo si Boya Pini. Pero to answer your question, Kenneth, alam mo, Jumel De La Rosa is just a young journal. Nagsisimula pa lang siya sa industriya. And kasalukuyin niyo pang iuukit yung pangalan niya sa industriya ng pamamahayag. Jumel De La Rosa was born and raised in Camarines Sur. So hindi ako taga dito sa Camarines Norte. Nasaan lang ako dito because of my job. And kasi nandito kasi yung regional news center namin sa buong Brigada News FM Station. So sa mga hindi pa nakakaalam, i-share ko lang sa inyong lahat na sa buong Bicol Region, we have our four stations. The Brigada News FM Daet, which is located here in Camarines Norte. Brigada News FM Sorsogon, Brigada News FM Legazpi, and Brigada News FM Naga, City, and Goa, Camarines Sur. Tapos, sa lahat ng apat na stations na ito ng Brigada News FM, we have our regional news center. And dito, nakabinis sa Camarines Norte. So, nasa isang opisina lang kami sa 102.9 Brigada News FM Daet. But, dyan sa loob ng opisina yan, sa loob ng station yan, we have two different teams. The 102.9 BNFM Daet, yun yung kinabibilangan ni Ma'am Alex Sangkap, Brigada SMG Sabunyag, our station manager. And so, Brigada News FM Bicol, apat kami sa team. Ako, si Ma'am Dian Poblete, Ma'am Sheila Madrigalejos, and yung kilala-kilala at paborito ng mga matatanda dito sa Camarines Norte, si DJ Erns or si Kuya Ernie ng Burao. So, ayun, i-share ko lang yung background ng station namin kasi marami yung nalilimaw. Regional News Center lang kami, pero baka dito kami sa BNFM dahil. Natanong mo rin sa akin yung isang beses, di ba? So, yun, I was born and raised in Camarines Sur. Simpleng tao naman na nangarap dati na maging isang mamahayag. Tapos ngayon, kasalukuyin niya ng tinatamasa yung kanyang pangarap, yung kanyang dating pangarap na ngayon ay nagagawa niya. And I think proud naman ako sa kahit pa paano na-abot ko na ngayon. Pero I believe the thirst is still more to come and I'm prepared for that. Alam ko kayo magkakapatid. Marami kami kaya. Okay, marami kami. We are 9 in the family. I am the youngest. Pero marami kasi kami. Pero yung ano namin, yung age group namin, siya itong malalayo. Like, I have, alam ba, sa 6 older sisters. So, silang tatlo. Ay, silang ani. 3 years yung age gap nila. And tatlong lalaki kami yun. Ako yung pinakabunso. 7 years yung age ko. Hindi ko alam kung anong trip ng parents ko. Pero thank God na itaguyod naman kami ng maayos. Napalaki ng may tapat sa Diyos, may respeto sa kapwa. And I think may aso dun sa akin. And thank you naman yung pinakamahalaga sa lahat. Yung, I came from a big family. So, yeah. Saan po kayo nag-aral o saan po kayo nakapagtapos ng kolehiyo? I have my degree in BS, ABS, AB, Media and Journalism Studies. I took, nag-aaral ako sa Eugenio Lopez, Center for Media Arts. Scholar po ako ng ABS-CBN. Pero ngayon kasi ginawa na siyang senior high school. Pero nang wala pang senior high school, lahat ng mga aspiring media practitioners after high school, kinukuha ng ABS-CBN para pag-aralin doon. So, paano po kayo napili na maging scholar? I took up 3 examinations and 3 panel interviews. So, thank God lahat yun ay pasok ko naman. May motor. So, lahat yun ay pasok ko naman. And
yun, actually dapat ano, parang ang project kasi na yun ng ABS-CBN is to build or kumbaga develop young professionals na gustong makapasok sa media industry. Hindi madaling makapasok doon, trust me, during my time. Sinasala talaga. Like, from the panel interview, dapat dun palang makitaan ka nila ng confidence sa pagpapakita ng gilas mo, sa pagharap mo sa camera. Because, apart from giving opportunities sa mga gustong mag-aral ng media, pumasok sa media field, naghahanap pa rin sila action ng ano. Parang isa yun sa mga ginagawa nila makapang para mag-discover ng mga bagong, ng mga may potential na tao. Yung mga potential na kabataan na pwede nilang produkto, no? So, I was lucky enough para mapunta doon. So, malaking pasasalamat ko sa ABS-CBN dahil isa sila sa mga naging rason kung bakit nakapagtapos ako and nakapag-aral and nakuha ko yung trabaho na gusto ko. Anyway. So, bata pa lang po kayo, talagang gustong-gusto nyo maging mamamayan? Yes, I was only 5 months old. The joke lang. Nagsimula ang aking pag-aaral na maging isang mamamahayag when I was 11 years old. Kasi lumaki ako na nakikinig sa radyo. I'm a radio fan back then. Kasi yung tati ko mahilig siyang makinig ng radyo. Bata pa lang ako, hindi ako nanonood ng mga cartoons. Hindi ako may Cartoon Network pero ayoko noon. Hindi ako nanonood ng Cartoon Network, ng mga kung anong palabas sa television. Pero kapag balita, nakatutok ako. And I was only 7 years old. So parang gano'n na yung interest ko sa balita. Gano'n na yung interest ko. Mahilig din akong magbasa. Mahilig akong magsulat. So parang, yun diba yung bata naman kasi, at an early age, makikita mo na yung potential na yun. Kung saan siya magaling, kung saan siya, kung ano yung mga interest niya. So parang gano'n. So growing up, yung tatay ko mahilig-makilig ng radyo, mahilig-makilig ng balita. So parang yun yung ano, tumatak sa akin. Sabi ko, one day, parang gusto ko ako na rin yung mapakinggan sa radyo. Bata pa lang ako, inaano pa na, parang nagmumaharap na ako sa salamin, then I do news reporting. So, parang gano'n. And then, not until I was in grade 5, nung una akong na-discover ng teacher ko na I have my talent when it comes to pagbabasa ng banwalag, pagbabasa ng maayos, pagsusulat and everything. So I was 11 years old. Tama, grade 5. I was 11 nung una akong sumali sa broadcasting competition. So parang una, na-represent lang namin yung school ko. Pangalawa, nanalo kami doon. I think that was parang district competition ata yung school. Tapos, nakaabot ako ng congressional level. Oo, I represented Camarines Ward. Sa bagay ata yung ano, even. Nakalimutan ko na, mag-focus niya ako noon. Pero yun yung mga sinanihan ko, broadcasting competition. So nag-compete na ako back then. Like, kayo pa yung magsusulat ng script niyo. Of course, with the help of your teacher naman. Like, ikaw pati yung commercial. Nakalimut na ba kayo ng broadcasting competition dito? Or kayo mismo, sir, nag-join na kayo sa broadcasting competition. Diba? Pati yung commercial, same lahat. Scream and everything. Like, pampadalas na po. Parang kailangan mabago mo yung boses mo. And parang gano'n. Eh dati, nung kabataan ko. Nung bata ko, nung nag-compete ako, tawag dito, wala pang, hindi pa uso nun yung mga technicalities and everything. Wala pang bet. Sariling boses. Boses lang. Tapos, bahala na kayo. Basta may script kayo. Yan, ipapanalo naman namin. Tapos yun yung nagtulak sa akin, yung pagsali sa mga broadcasting competition, yun yung nagtulak sa akin para linangin pa yung skills ko pagdating sa ganitong industry. So, after your graduation, regarding sa atin po ba yung unang yung pinasigyan? No, regarding sa atin. After kumag-Eugenio sa Maynila, umuwi ako dito ng Bicol, nag-apply ako. Nag-usar ng pag-apply. Parang late 2018. Hindi ko sure. Hindi ko na maalala. Basta, yung pinakaunang radio station ko is sa Naga City, the DWKM 100.7 Radio ang kakampi mo. And yung trabaho ko doon, hindi ako doon news personality. Wala ko yung sa current affairs. Radio DJ ako. More entertainment. Yes, and music. So, that's the difference. Marami kasi yung nalili ko.
especially yung mga kababayan natin, akala nila yung basta napakinggan sa radio DJ natin. Oh. Eh, hindi naman ganun. Lahat kami sa dalawang division, mayroong mga news personnel, mayroon naman sa entertainment. Doon sa entertainment, doon pumapasok yung mga radio DJs. Sila yung mga sa musical, yun talaga yung trabaho nila. Sila yung nagpapatugtog. Yung mga napapakinggan yung tugtog sa radyo, sila yung pumipili nun. Sila yung mga nagpapatugtog nun. Sila yung mga nagpiplay. Tapos, sila rin yung mga napapakinggan nun na may mga ano lang, yung mga topic. Example, love problems. Ganon. Sila yung mga requested songs. Mga requested songs. Sa parang entertainment lang. Walang serious ano, walang serious na usapan. Sila yun. Well, kami naman sa news personnel, nakatutok talaga kami sa news and current affairs. So, iba't iba kasi eh, meron mga news anchors na nakafocus ng strictly sa newscast. So, pag strict newscast lang talaga, purong balitaan lang yan. Meron naman tinatawag na mga commentarista. Yun yung, sila yung mga, ano, yung mga may dinediscuss na certain topic sa radyo, sa television. Like, pabura ba kayo na ibalik ang face shield? Sila yung mga may tinitira. So yung brigada at Miss Edward po ay isang purong ano po siya? Music characters or may... Meron kami mga DJs. So, kasi nga ano siya? National show. Dito po sa Kamilis. Meron dito mga local DJs and also meron din sa mga national. So, kung napapakinggan nyo si Jerry Colette, he's from Brigada Nusokan National. Tapos dito naman, si Kuya Ernie Nabuhaw, si DJ Ernst. Siya naman yung local DJ natin para sa Brigada Loud Lines. And meron din sa iba't ibang mga local Brigada Nusokan stations dito sa Brigada. So, ilang taon na po kayo sa servisyo nyo bilang isang Mama Maria? 2 years and 4 months. So, 2 years and 4 months ako. Pero yun na, di ba yung nasabi ko, nabanggit ko earlier na yung pinakamalang work ko talaga is radio DJ. Okay. Hindi ko yun gusto kasi sabi ko, parang this is not my genre, parang this is not my, my forte, sabi ko. Okay naman, kaya pa namang makipag-aliwan sa radyo, makipag-chikahan niya. Pero yung puso ko talaga, isip ko, gusto ko talaga sa balitaan. Kasi I know I can do more, I can do better pag nasa news and current affairs ako. So I resigned from that job. Saka isa pa, mamaya ikwento ko sa inyo bakit ko naman nag-resign. After that, naging ako, professional event host. So, parang it took me almost 2 years. Nag-host ako ng mga Debu. Ay, humahaba sa akin ngayon. Debu. Lahat ng mga formal programs, nag-host ako. So, parang doon ako nalibang kasi isang hosting walang. May limaliko ka na, mababa na yun. So, for sure, mararanasan niyo rin. Sa tingin niya, sir, doon po kayo nakasa sa salita na. Part of. Part of. Bahagi na siya. Kasi hindi ka naman magiging isang, magiging isang event kung sagat. Kung unang-una, wala kang skills when it comes to public speaking, yes. Diba? So, I must say siguro na nahasa ako since elementary. Kasi, syempre, pag ng high school, may mga clubs, may mga organizations. Tapos, every time na may events school, ikaw yung kukunin na MC. So, do you really believe that there's no money in this kind of industry? Chick na mo. Okay, so, yan. Like what I'm saying, kapag siguro binasa ka pa, dalaga ka pa, parang iniisip mo ng sarili mo, especially kung wala ka naman sinusuportan financially. Kung sahod ng isang mamamahayag, especially yung mga nasa probinsya, okay naman, sapat naman, especially kapag napunta ka sa kumpanya na stable, like Brigada. Pero, I don't want you to discourage, I mean, ayaw kong i-discourage kayo, pero dito sa atin, sa Bicol Region, napakahirap maghanap dito ng radio station na nagpapasahod ng maayos sa mga empleyado. I know a lot of media practitioners na walang sinasahod. Like, they're just doing their job because it's their passion. Parang, wala talaga sila at all na nakukuha. Kasi iba't iba naman yung mga, may mga radio station kasi na kumikita sila sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga clients.
na gusto magpa-advertise on air. So ngayon, meron silang tinatawag na quota. Kapag hindi nila yung na-main, yung quota na yun, ibig sabihin, hindi yan sila sasahod. Sa akin kasi sa brigada, we don't need clients. I mean, hindi namin kailangan ng ibang brands. Kasi we have our own products. Yun yung binabenta namin. Yun yung kino-commercial namin. So, yung brigada kasi malawak siyang kumpanya. Aside from Brigada Mass Media Corporation, we have Brigada Helpline. So, kung nakikita mo kayo sa amin, di ba mga in-endorse kami, yes, mga food supplements and everything, yun yung binibenta namin sa market. And kami naman bilang mga on-air personnel, yung trabaho natin, i-endorse sila para bilhin ng tao. So, yung may hinahabog din kaming quota every month. Pero sa company kasi, sa amin, stable naman kami. So parang, ma-meet mo yung quota or not, sasahod at sasahod pa rin kayo. Pero of course, bilang contribution sa company, dapat you have to do your responsibility din na nagawin mo yung best mo para bilhin yung products ninyo. Parang gano'n. So going back to the question, kung walang pera sa industry na to, wala talaga. Kasi, ako, yung mga friends ako from ABS-CBN, pero yung sahod nila, hindi naman kakala yung sa amin. Kahit nasa national magazine. Wala akong idea when it comes to ano, sa national. For sure, original. Malalaki yung mga ano. Sa national, siguro sina Bernadette Sembrano. Oh. Sina Haranda Bela, malalaki siguro yung ano nila, yung sahod nila. Pero yung mga kaibigan ko kasi from ABS-CBN, especially Ateneo Colvinar, I don't know if you know who her guys. Sa atin ni Pupinar, sa atin Miles Melia, provincial rate. Pero syempre, habang tumatagal ka kasi sa isang company, hindi sana nakakaroon ka naman ng salary increase. Basta, nakadepende kasi yon sa company na papasukan mo, nakadepende kasi yon sa kung gaano ka-stable ng company. Kasi may mga radio station dito sa Beagle na ano, na hindi talaga nagpapasakad ako. Tapos yung mga empleyado nila, nagkatrabaho na lang sila kasi gusto nila yung ginagawa nila. Diyan pumapasok yung mga mamamahayan na kumakapit sa mga politiko para magkaroon ng pera. Doon yung pumapasok. Napag-usapan natin mga pera. So nauna na si Sir. Pero tanigin kasi Sir Jumel, tumatanggap ba po ba ng sila? Or naranasan niyo itong alukin? Naranasan, hindi pa naman. Pero if ever meron, that's immortal sin. Bilang kayo mga aspiring media practitioners, I assume? Yes. No, don't ever do that. Kasi, maghanap na lang kayo ng ibang trabaho kung gagawin nyo yun. Pero yung tatanggap kayo ng sumpat, siguro ano, minsan yung mga nagpapadala sa station na kanyang may pakain, birthday ni governor ganito, ni mayor ganito, may papansin, okay lang yun. Kasi pagkain yun, di ba? Gracias, yes. Tatanggihan mo ba? Pero yung ano, yung bibigyan ka ng certain money, amount of money or ganitong bagay, tapos papabanguhin mo yung pangalan nila on air sa publiko in exchange for that thing, yun yung mode na wag yung gagawin. Nasa journalism code of ethics yun. Bawal kang tumanggap ng kakitaan mo sa mga tao. Ano yun eh, tawag doon, bribery, di ba? Ano ba? Bribery, no? Pag panunuhol. So, if every month, bibigyan ako ng, ano, or makaka-encounter ako ng gano'n, nabibigyan ako ng susugulan ako, I don't think, kahit daan pa ka walang pera yung pulsa ko, I'm not going to accept that. Kasi palagi yung tatandaan eh. Dala nyo yan hanggang sa pagtanda nyo. Kapag nag-resign na kayo sa media, iisipin ninyo, naging maayos ba akong mamamahayin? Naging matino ba akong mamamahayin sa tanong buhay ko? Kasi alam nyo, yun nga, yung mga media practitioners, sabi ko nga kanyan, we are 80% public service and 20% job. Pero sa mga kagaya ko na nagsisimula pa lang sa industriya, and nandito lang naman sa province, sa mga local ano lang, local radio stations. Although kami kasi sa brigada ano kami, malaking ano kami. We have our national radio station. Kalatang brigada sa buong Pilipinas. Tapos yung pinaka-main office talaga namin is sa General Santos City. So, yun nga, like what I'm saying, stable yung company ko.
So, kahit kumunta kami o hindi, sasakot kami. And maayos magpasakot yung company. May mga binibisyo. May mga binibisyo. Kompleto kami lahat. Hanggang sa kamatayan namin, nakalaan na. So, yan. Yeah. Dapat wala kang palalang kasindon. So, ano yung isang pangyayari o kaganapan na na-cover nyo po na hindi nyo malilibutan? Madami. Pagka nabayaran kami. Lahat ng balita sa Masbate, sa'yo yun. Tapos yun, pero yung isip mo nandun sa bahay niyo. Partes, uri sa akto ng pagnanakaw sa bangin ng Goa Camarines Sur.